Sa totoo lang, si Yorme, masama loob sa akin or galit ka sa akin, Mayo. Bakit? Eh, kasi iba yung sinuportahan ko noon. Grabe. Kung ang puso, nagkakabakokang, di ba nasugatan? Oo. O nasagiging bakokang, puro bakokang ang puso. Yung natural lang biglang lumabas yung hugot, hindi yung pinipiga ka. Ay, nariringgan mo ba ako? So si Joaquin, na isa na lang yung ama, anong bilhin mo sa kanya? Naku eh, naglabas ka na naman ng isang bibig sa mundo. Finally ba, nagkita na kayo ng balay? Ah, hindi pa. But have you tried reaching out? No. Ikaw yung, sa'yo yung lalaki. Diba nung magkaanak si Joaquin eh? Sinagot ko kagad. Sabi niya, ba't di mo sinasabi? Ba't di ka nagtatanong? Wow. Si Carmidja, ito yung palayo list ko. Nung siya'y nangangalakan, masuwan. At kasama po natin ngayon ang dating mayor ng Maynila. Pero hindi pwedeng burahin sa kanya ang salitang Yorme. Oo, galing din sa kanya. Sino pa nga bang ating tinutukoy? Yorme Iscope Moreno. Ay, okay. Thank you. Pagod ka na. Hindi naman. Work, as usual. Mahirap bumuhay ng limang anak. At mahirap bumuhay ng patay. Anyway, so tama bang bilang namin lima lang? Lima. Awa naman ng Diyos. Wala naman magkiklaim. Huwi, pang-anim ako. Wala naman. So far. Oo. So si Mayor ay kumusta na after ng kanyang laban? Ay, okay naman. We've lost the election. And the following day, with an official count, we conceded already with the incumbent president now, Bongbong Marcos. And we move on. Next chapter, kausap ko mga anak ko. Oh, ano tayo? Inisip ko kako, balik tayo ng showbiz, pero with a twist, na we create content. Doon tayo sa creation. Not as an artist alone, but to be involved in showbiz, in digital world. Dahil feeling mo ba, eto na yung bago, eto na yung pinanonood, eto na yung tinatangkilik ng mas maraming tao? Well, it's a matter of time na ang tao will go to digital all the way. Because ngayon, marami talaga. Even mga studios like GMA, ABS, stations are going digital also. While they have this stationary or yung channel nila, pre-air, pero nag-digitize na rin sila, pre-TV. And matter of time also, siguro in a couple of years, lalakas yung bandwidth. So magiging mas accessible sa taong bayan na manood sa kanilang palad using their phone. So I've seen so many studies of that. And sabi ko, sige, sabayan natin habang baby pa yung industry. While it's been there, ilang taon na siguro, 5 years nagkaroon ng boom, but still there's may growth pa siya. So happy kami. Happy kami kasi we provide more jobs, lalo na yung kasama namin, mga ina-outsource namin dito, yung iba dyan na most of them yung mga nawala ng trabaho sa ABS-CBN. Nakita ko nga, may mga kilala ko from ABS-CBN nandito sa'yo. Natutuwa naman kami to provide opportunity. At the same time, hindi rin naman iba sa akin yung field na to. While I have little knowledge in the production side, but being part of the production for like 93 to 90, that's about 5 years. So may idea ako, yung video knowledge, binuo namin ng mga anak ko, ni Patrick, ni Joaquin, ni Frances. Then we asked people good in their respective field of undertaking to collaborate, and nabuo yung strategy. Oo. Bakit siya ang naisip mo ay mag-interview at bakit Iscovery? That's a good question. Kasi for 2 decades sa public service, ako yung ini-interview. Naisip ko naman, sige nga yung mga nag-interview sa akin, sila naman ang interviewin ko. Mm-hmm. Pero in a very light manner, good vibes lang. Mm-hmm. Not too much serious, walang masyadong hugutan. May hugot din, pero gusto ko conversational. Yung natural lang biglang lumabas yung hugot, hindi yung pinipiga ka. Mm-hmm. Diba may mga ganun? Sige, diinan mo pa. Iiyak yan. Gusto ko natural lang.
So, pinariringgan mo ba ako? Hindi, hindi. Kasi umiiyak sa akin. Hindi, hindi. Nung araw pa. Ever since nung araw. Hindi, natuloy kita mapaiyak ngayon. Kasi pinre-emp mo. Hindi. Kasi ano yung, di ba, nung araw pa, talagang it's part of the show, model of the show. Sa akin naman, ang gusto ko lang, yung tumawa tao, tapos biglang may mga leksyon pala sa buhay. Alam mo, natuwa ako, Mayor, kasi nung in-invite ako nung ano, ng staff mo na pwede kang mag-guest kay Mayor. Sa totoo lang, akala ko si Yorme masama loob sa akin or galit ka sa akin, Mayor. Bakit? Hindi, kasi iba yung sinuportahan ko noon. Oh, no. In fact, as I have said, the day after the election, I conceded. And it's a wholehearted, consider ko sa nanalong kandidato. Because in a competition, may nananalo, may natatalo. And I'm doon sa natatalo. So when I said I move on, wala yun. Because tayo naman, pumipili tayo. Ang mga kaibigan mo, hindi mo sila pinupwersa yung gustuin ka. Especially kung leadership naman yung pinag-uusap. Kasi kinabukasan nila yun. By showing those attitude is showing respect to their beliefs and their knowledge about a leader or yung gusto nilang leader. Kaya ako, ever, wala akong prejudice sa tao na anong gusto niya eh. Hindi po kailangan sila maging kaaway. Hindi natin sila kailangan cancelin. Hindi natin sila kailangan awayin, pwersahin. No, you cannot get the real mandate na may suporta pa after election. Kung sa pilitan lang ginawa. Kaya, wala. In fact, si Vice Ganda was a guest sa aming show. I'm really grateful. And may bukas pa. Oo. Diba? Magkikita pa rin naman tayo sa intersection. Oo. Light must go on. Tapos, pag nakita tayo sa intersection, masasagasaan tayo. Dahil doon tayo nagkita. Oh, hindi. Pero yung sabihin, kumbaga sa akin, wala talaga. With all honesty. I swear to God, I don't want to create so much division and hate. To one another. Misunderstanding is a normal thing to a community, relationship, or friendship. Normal na buhay yun. But with that inculcate hate, medyo off na ako doon. Kasi I've experienced it sa buong buhay ko. Mm-hmm. Di ba? Yung mga masasakit na salita. You don't want that also to do the same thing. So, because of your apo, nabuo itong Scott Media. Yeah, yes. It was a name. Ang story ni Scott Media is Scott ang tunay kong palayaw at Scott ang ginawa ni Joaquin na pangalan sa... So, because again, let's just name it Scott. Oo. At lahat ng mga anak mo yata may kanya-kanyang kwarto. Yes. May kanya-kanya silang trabaho, obligasyon. Patrick is our COO. Si Joaquin is doing, studying finance and accounting. Cez is doing makeup and some socials. Si Frances daw ang nagme-makeup sa'yo. Oo. May pasok lang siya ngayon, ngayong araw na ito. Talaga? Oo. Kasi gusto ko talaga. I think ang greatest dream ko sa mga anak ko is for me, not only for them. Yung bigyan nila akong diploma. Diploma lang. Ganun lang ako kababaw. Kasi hindi ko nakamit yun. Yun ang hindi ko nakamit. So gusto ko, wag nang mangyari sa kala. So hanggat maaari, pag may eskwela, sana mag-aral sila. Hindi lang kailangan maging summa cum laude, bonus na lang yun, honor student. But I really wanted them to have yung papel na yun. A simple paper that proves that for 4 years, for X number of years, they dedicated themselves to studying and learning things. So itong ano mo, discovery mo, yung Scott Media, hanggang kailan ito? Or mag-i-end ba ito after another election? No. We intend to stay. Long haul kami. Kaya we created our own shows. Scott Media is your creative space. When we say that, any John Doe's and Mary, or sino man, vloggers who wanted to rent our space, it's a plug-and-play area. As you can see, you have lights, you have camera, you have sounds. All you have to do is to bring yourself for a fraction of the cost. As in like, hindi lang to disturbing. Sa inyo, open din to sa mga... Yes, your creative space. Yes, that's one business model. But the main business model is to create content. Whether we produce it, we outsource it, or we buy it. Ganon. So, it's a media thing in the digital world. Na-excite ka ba rito sa bagong mong venture?
Oo. Kumpara sa politics? Eh, kasi kasama ko yung mga nakapo. Ah, oo nga. Para akong makakayadbang gulang. So, tapos, natututunan sila na maging responsable. Kundi, yung tunay na buhay. The real world. So, sila yung sweldo nila. Paghirapan nyo yan. Exactly. Ang galing mo. That's so, the exact the real world, no? Mm-hmm. You work, you get paid. If you don't work, you don't get paid. So imagine mo yun. Kasi yun ang tunay na buhay. Ang mga kababayan natin, ang mga manunod mo, papasok, tatrabaho, kita, mamaling, provide sa pamilya. Ganun ang buhay ng tao. You know, in fact, not only Philippines, but universally. So gusto ko, sige, eskwela kayo, tapos trabaho tayo, then you earn, make a living. And masarap lang, salamat sa Diyos, na nagkaroon akong opportunity na maturuan sila ng ganong mindset. At the same time, we're doing it together. Wala nang mananalo sa mga panlilipak kay Yorme. Grabe. Ano lang, kumbaga icing lang ng cake yun. Oo, sa hapdi. Kung ang puso, nagkakabakokang. Di ba nasugatan? Oo. Tapos nagiging bakokang. Ah, puro bakokang ang puso. Oo. All these years. And you know, you were there when I was starting. Ano ko ba, magka-guest pa tayong pareho sa Mel and Jay. Yeah. Kumbaga, lahat ng masakit na salita na tikman ko, ginawa. But salamat sa Diyos na napagtibay ka ng mga sitwasyon na yun. Oo, anong araw. I think that's part of getting matured or as you age. Correct. Yung panahon natin, ipinagpapasalamat mo ba na nangyari sa iyo? Kung ikukumpara mo yan ngayon sa mga kabataan na hindi nila na-experience yun. I only tell this story when I was asked. Kung tinatanong ako, kinukwento ko. Sa general public. Yung sa mga anak ko, lagi ko sinasabi sa kanila na ipagpapasalamat nila sa Diyos na hindi nila maranasan kumain ng tira ng tao sa basura. At ipanalangin nilang huwag nilang maranasan yung pait ng sitwasyon. Kasi ano yun, okay, mamimili ka eh. Mamimili kang mamatay na dilat ang mata o mamimili ka na mamatay na may hepa. That's your choices. Kaya ko lagi yun, paulit-ulit, pinaparala. Pakababang loob kayo, you enjoy your youth. Enjoy kayo. Tugs. O kung ano man yung mga, mag-aral kayo maigi. And just be humble about in any situation as much as possible. Kasi mahirap maging mahirap talaga. Mahirap maging mahirap kasi maraming klase ng tao, yung different outlook, no? The way tinitingnan nila ang ibang tao. So sa yun, lagi ko lang pinapaalala. And yes, and you're right that nung sinabi yung para kasirang plaka. Paulit-ulit ba yun? Oo, paulit. Tapos tahimik na lang sila. Here we go again. Pero hindi ka magsasawa as magulang. Kasi nung bata tayo, tayo rin yung ganun. Ayan na naman. Pero now being a parent, ako tama pala na naitatay natin. Yung kulit ng pagpapaalala nila. All along tama. So, it's like a cycle. No, kung anong mga na-experience mo ng araw sa parents mo, parang yun din naman ang kinukwento mo rin sa mga anak mo o ginagawa mo o pagpapaalala, paggabay sa mga anak. So how do you discipline your kids? Like, ikaw, nakatikim ka ng palo? Oo, kulata. Ha? Literally, kulata. What's that? Gulpi. Gulpi. So, paano naman magdisiplina ng anak si Yorme? Ikaw ba, kung ano yung ginawa sa'yo ng maliit, gagawin mo rin sa mga anak mo? Hindi. Pero lahat sila nakasinturon sa akin. Lahat yun. Ano, hindi pa. Si Patrick, si Frances, si Joaquin. Franco, yeah, a few years ago. Si Drake, wala pa. Medyo nadadala pa sa boses eh. Alam mo, pag minom... Pitch mo lang. Pitch ng boses mo. Other than that, wala na. Then, sometimes, grounded. Tapos, minsan, walang load. Yung bibigyan ng load. Yung mga ganun lang. Uh-oh. So, hindi ka naman nila parang nai-hate or nakaranas ka na ba na nagsumbong sila sa Facebook? Wala naman. Yung sama ng loob nila sa tatay nila o sa nanay nila? If they will do, I will understand them because kaya sila bata, hindi pa nila alam o yung ano yung tama at mali. And that's the job of parents to really try to talk to your kids and be reasonable na this is part of growing up. Pag binigyan ka ng responsibilidad, gampanan mo. May kanya-kanyang level lang ng responsibility. Other than that, wala akong nakitang magulang. I mean, at least I can honestly say 99.5% ng magulang lagang iniisip kabutihan ng kanya. Yung mga 0.5%, mga
ilan lang yun. But generally, tayo, we always wanted the best for our kids. Yung ba ipinagpapasalamat mo sa mga anak mo na walang lumihis? Well, meron lang napaagal ng Ang paglihis parent. Is a part of journey. May mga pambol. Sayang. Napapaganong ka na lang. But I think that yun ang tadhana nila eh. That you cannot control. There are things in life that you can control as a parent, but most of the time, wala yun. Buhay nila yun. Sila, life's choices. Kumbaga, sila yung namimili. And the best thing that you can do, ang pinakamagandang magawa mo bilang magulang ay supportahan yung mga anak mo, gabayan, at hindi ka magsawa. So, naramdaman mo ba yung pag-increase ng edad mo nung nabigyan ka ng apo? Ay, saya. Si Scott. No. It's the other way around. Kasi, okay, almost 2 decades of my life in public service was dedicated most of the time, literally, in literal application, most of my time was dedicated serving you and making myself better and efficient to serve you better. Okay. So, ibig sabihin, napagkaitan ko halos lahat ng anak ko ng oras. Mm-hmm. Hindi, you cannot have both worlds. So, ngayon, ayun, maganda nga. Para may catching up, trabaho kami ng mga anak ko, kasama ko sila. But, with Drake and Scott, Drake ng anak ko, si Scott na apo ko, parang kung nag-aalaga ulit. Tatay ka ulit. So, it's a happy thing. So, si Joaquin, na isa na lang yung ama, anong bilhin mo sa kanya? Naku, maging responsable. Naglabas ka na naman ng isang bibig sa mundo. And that is a lifetime. It's a lifetime thing. So, you have to be responsible. So, meron ka bang napansin na pagbabago kay Joaquin mula nung siya'y hindi pa ama at ngayon ay ama na? Ay, mas responsable siya ngayon. In fact, maalaga siya sa anak. Maalaga siya sa anak. Both of them. But I've never seen Joaquin, for example, carrying Drake, yung bunso nilang kapatid, playing with Drake. Yung play-play, pero yung giving time. But with Scott, yung anak niya, nilalaro niya, pinapadedo niya, inaalagaan niya, those things. I'm happy, proud of it. Finally ba, nagkita na kayo ng balay? Hindi pa. Wala pa yata ang opportunity. But anytime. Kasi nagkita kami sa isang party ni Diego. Mm. Nag-usap na ba kayo ng balay mo? Not yet. Ay, hindi siguro, pa ever? Kasi we were supposed to meet siguro long time ago. Nagka-campaign siya. Tapos ako na sa news, di ba? So medyo yung schedule namin, magkasalungat. Pero with Joaquin, siya nakakausap ko. Pero that's very unusual na tapos na yung election niya, hindi pa rin kayo nag-uusap. Sure, after the election, nag-vacation ata sila Yorme. Siguro sometime soon, baka over lunch or something, makikita-kita naman. We'll play it by ear. What do you mean, we'll play it by ear? Ibig sabihin, pakiramdaman kayo. For now, oo. Because pag medyo settled na yung schedules namin, ako bago lang ako sa work ko, so medyo nagsisettle down na rin ako ngayon. Pag okay na lahat, then pwede na mag-meet. Okay. Nagkaroon ba ng pagkakataon, Diego, na natanong mo si JD, yung anak ni Isko, kung bakit hindi nakikipag-communicate si Mayor sa'yo? Actually, hindi. When we're all ready, I'm sure siguro mag-aabotan kami both at the same time. Ayoko sana i-pressure eh. Kasi ang importante yung family ng anak ko sa kanila JD masaya. At now, kasi they're starting, medyo siyempre may mga problems na kailangan ayusin, mga bata pa sila. So ang importante, nandun ako for them, nandun si Isko for them. Kahit hindi pa kami nagkikita, ganun na muna, okay yun. Hindi ko alam, nagkakahintayan lang yung takay ng approach. Oo, kasi dapat kasi ang mag-initiate si Joaquin or si Eli. Diba? Sila yun eh. Kasi with all honesty, kung mapapansin mo, yung mag-asawa ko, di ba hiniwalay ko yung asawa ko sa bahay namin? Yung nanay ko, nagkabahay, yung bahay namin, binigay ko sa kanya, kami mag-asawa, nag-apartment. In the 30s. Upa? Upa, yes. Sa Balot, Tondo. Tapos? Di ba? Nagsarili kami. Kailangan mo yun eh. Then we initiate yung mga parents namin, di ba? Ganun eh. I want them, gusto ko yun na, okay, milaya kayo, just tell us when, where, what. Ayokong mangingi alam sa ano man yung gusto nilang gawin bilang mag-asawa. Kasi yun din naman yung ginawa ko dati. So talaga separate. So those are the things that I don't touch. Unless ask. But have you tried reaching out? No, since no. Ikaw yung, sa'yo yung lalaki.
Wala pa naman. But the mother, nagkita-kita na kami. 2021, I guess, if I'm not mistaken. Mm-hmm. Nagsama pa kami sa New Year. So, one day ba makikita namin si Isko together with the Balaes? Oh, why and, not? Of course, anytime. Wala namang mga issue. At all. As in, like, 100%. In fact, even yung iba na magkaanak si Joaquin, it was, I think, during the campaign when I was asked. Sinagot ko kagad. Sabi niya, ba't di mo sinasabi? Ba't di ka nagtatanong? Di ba? So, it was never hidden. Ang tawag niya, hidden o tinago. No. It's just that, I think, by not saying it, is giving respect to the person who did it. Like Joaquin and Ella. Di ba? Sila yung involved. As far as our knowledge is concerned, alam namin, noong tinanong ako, magkakaapo na ako, magiging lolo na. That's exactly the statement made. Pero, ang gusto ko kasi yung privacy nila, sila ang maglabas kung hanggat maaari. Anong tawag din? Sakupin? Pangunahan. Okay. Sa kanila dapat mag-initiate? Yes. Tama naman. Sila kasi yung mga dapat maging responsable dahil magulang na sila. So, sa 2025, makikita ba namin ulit sa political arena si Isko? No. Retired na ako. Retired na. So, nagsasalita na ba ng tapos si Yorme? Well, as far as I'm concerned, I'm happy now. I'm enjoying life. Salamat sa Diyos. Binigyan ako ng second chance to be with my kids. With my family. More time with the family. Diba, at ini-enjoy mo yun? Oo. Sobra. Eh, kasi dalawang dekada. I've dedicated my life for you. Mm-hmm. I don't want to sound romantic, but that's the case. Yun yung nangyari. Dahil yun din ba request sa'yo ng mga anak? Hindi naman. Sumabak ulit dati. Hindi naman. In fairness to them, never ever in a conversation, in a table, or while I'm in office, that they engage politics. Kasi since time immemorial, even my wife, kung hindi nga alam ako baka naging kandidatong presidente, hindi niyo pa nakilala ang sis. Ang anak ko, walang pamilya ko ang inalaw ko sa gobyerno. Ever. That is a rule. Kaya pag sa bahay, generally, at least, walang conversation about politics. Except that during the campaign and presidency, I asked for help, I need to duplicate myself to reach more geography or people. Yun lang. Other than that, wala. And kapag ako naman nasa gobyerno, wala. Ni appointment, ni everything. Kaya in fairness to them, hindi naman nila hinihingi. Hindi nila hinahanap. Gusto ko kasi makapamuhay sila ng normal lang. Ano ang na-realize ni Yorme sa politics? Wow, masarap ang public service. Kasi talagang pwede mong baguhin yung buhay ng tao. Okay, as we speak, can you imagine in a short period of that? This is just one of fact and example of ano yung pwede mong enjoy sa public service. As we speak now, at least, ito direct, easily, madaling hanapin. More than 3,000 people, family, nibubong na sila. At nagawa mo yon sa kaguluhan ng mundo, na bago mong buhay na, karoon sila ng masisilong, na maayos, decente, ba? So that's just one thing. Imagine mo, kaya mo palang gawin. You can really change the lives of your people. Yan ang masarap sa public service. And ano naman ang na-realize ni Yorme pagdating sa pamilya? Kasi ngayon mo lang sila na-enjoy after the 2 decades ng pagsisilbi mo. Well, sabi ko nga, you cannot have both worlds. While serving at the same time with your family, you can have both success. So I have some failures as a father, as a husband. But sabi ko nga, salamat sa Diyos. Now you have a second run or chance to really be with them as much as possible. Now, to our viewers, I can honestly say, sasabi ko ng buong katapatan na talagang bigyan ninyo ng pagpapalaga ang pamilya. Rain or shine, sila yung kasama mo.